Okay, balik naman tayo dun sa main na spaceship, no? So, kung mapapansin nyo ulit, ang daming mga pyesa para ka magbubuo ng Gundam. Ngayon, kung wala kang pasensya sa pagbubuo ng mga ganito, eh, medyo sasablay tayo dyan, parts. Pero, mukhang sulit naman tong laruan na to. So, check muna natin yung ating instruction manual at ang kanyang sticker sheet. Yan, nakakasindak ang dami. Huwag kayong mag-alala, guys, no? Yun nga, again, tinuturuan na kagad yung mga bata na maging factory worker sa makita ng mga ganito. So, makikita natin. Nandito rin yung kung paano i-assemble at kung paano ilalagay yung mga stickers. So, kung makita mo, napakarami. Diba? Napakaraming stickers. Pero kung titignan mo naman yung kanyang katawan, ano? Okay lang kahit walang sticker, eh, diba? Pero syempre, dito sa Japoskee Tagalog Toy Review, eh, hindi ko titipirin yung mga viewers natin. Syempre, ipapakita na natin ang buong itsura nito. So, again, sa magitan ng editing, sa isang iglap lang ng kamay, eh, madidikit ko ang mga piyesang yan, pati ang mga sticker. Okay, abila tayo, ha? Okay? Okay, ang na, sulakihin, sumaskidot, moko-moko! Oop! Tadaan! Okay, mga kaibigan. Sa magic ng editing, ano, nabuo natin yung Milano Starship at nalagay yung mga sticker. Yan, kung alam nyo lang, guys, eto, seryoso usapan to, no? Inabot ako ng mga, I think, isang oras para makabit ko yung mga sticker na yan. Okay, tingnan natin ang Milano Starship, no? Yan, kung makikita mo, sobrang ganda ng kanyang detailing, ano? Puro mga detail yan, mga guhit-guhit, ganyan-ganyan. At kung makikita mo yan, puro stickers yan. 30 stickers po mga kaibigan ang lagay ko kanina. Ngayon, kung meron man ako reklamo dun sa paglalagay ko ng sticker, guys, oo, meron nga siyang instruction katulad niyan. Pero kung titingnan mo, wala siyang yung guide ba? Hindi mo matansya kung saan mo siya ilalagay. Kumbaga parang may susundan ka lang. Wala, actually, kung ano yung tinitingnan ko nga yung kahon kung tama yung mga ginagawa kong paglalagay ng mga decals, no? Pero iba yung plastic etching or engraving nung mismong katawan ng spaceship. So, ang hirap tansyahin kung saan lalagay yung mga stickers. So, para makita nyo lang, no, kung gaano katagal yung paghihirap ko, papakita natin sa instant replay. Yun. Tsaka, kung titingnan nyo, yan, to, mga stickers yan. Stickers yan. Stickers din to. At yan niya yung mga gakulangot na yan, na laking yan. Sticker din yan. So, halos mabaliw-baliw na ako kanina, kung alam nyo lang, guys. Pero, syempre, dapat, mabigyan ko kayo ng napakagandang toy review. So, dinikit ko na siya. Ayan, sticker din yan. Pati ang mga apoy-apoy na yan. Yan, yan. Stickers din yan lahat. Pero ito yun eh. Pagkatapos ng paghihirap ko sa paglalagay ng sticker, all in all, napakaganda niya. Napakaganda niyang tingnan. Kumbaga, sulit ang paghihirap. Kumbaga, nagsayang lang naman ako ng isang oras ng buhay ko, pero may napuntahan naman. Hindi katulad ng pag-ibig. Kahit magsayang lang ng ilang buwan, minsan wala pang patutunguhan. Okay, ako kasi guys, conscious ako sa scale ng mga laruan, no? Kung titingnan natin guys, eto, lagay natin Star-Lord dito. Ang Milano Starship na nilabas nila, wala siya sa scale, okay? Bakit naman natin nasabi yun? Okay, kung titingnan mo guys, kung napanood niyo yung Guardians of the Galaxy na movie, kasya silang apat dyan. So, yung isang panel na yan, dyan ang nakasakay mismo si Star-Lord na maliit siya. So, Star-Lord, yun, silang apat, ganyan. Kasi malaki nga naman talaga yung Starship na Milano. Pero dahil syempre, dahil sa katipiran ng Hasbro at sa layunin nilang makabenta ng maraming laruan at kumita ng pera, eh, kinompress nila yan. Hindi siya nasa scale, ano? So, check naman natin yung features. So, unang-una, nabubuksan siya. Yun. Ayan, kita naman natin, guys. So, kasya ang tatlong figures dito. Pero, eto yun eh. Ang mga pwede nyo lang ilagay eh yung mga nasa Guardians of the Galaxy na scale. Again, hindi ito Marvel Universe scale, no? So, ito mga nasa 2 inches lang. So, size comparison, meron akong 5 inch scale na Star-Lord. Mukha siyang may Barbie doll na Star-Lord. So, ganyan siya kalaki. So, size comparison ulit. Lagay natin ang ating kaibigang si Peppa Pig. Ayan. Oh, aray ko. Ayan. Mukhang kasukat naman sila, no? So, ayan, lagay natin si Star-Lord dito sa loob. Ayan, swak na swak. Lusot na lusot, mga kaibigan. Ayan. So, kung titingnan nyo, ayan, nasa cockpit si Star-Lord at pwede pa kayong maglagay ng dalawa pang Guardians of the Galaxy figures. Tingnan natin si Peppa Pig kung kakasya siya. Okay, mukhang hindi kasya si Peppa Pig, no? Hindi, ka lang. Subukan natin. Baka naman kasya. Baka parang naman makatravel naman sa space tong... Actually, tong si Peppa Pig, hindi alam ng pamangkin ko na hiniram ko siya. Sorry, Peppa Pig. Dito ka na lang muna. Hindi ka kakasya loob. Okay, sarado natin.
At yan, tagong-tago na si Star-Lord sa loob. So, alimbawa, gusto tumambay ni Star-Lord sa planeta ng mga chicks o kaya sa labas ng Star Palace, eh hindi siya makikita kung nandiyan sa loob. Ayan. So, yung mga tinatawag nila na tint, yung Maniac Black, ito, Maniac Blue. Okay, at di pa syempre nagtatapos yan. Meron ding feature tong Milano Starship na firing missiles. So, kung titingnan natin, hindi siya spring-loaded, no? Ito yung tinatawag na flick missiles. Pansin ko, sa ibang mga toy line ngayon, tinatamad na sila maglagay ng spring-loaded action. Pero, nung una, skeptic ako eh. Medyo nagdududa ako sa kaya ng mga flick missiles na to. Pero, malakas ang tama niya. O, sample natin, guys, ha? Okay, wala tayong target. Ito, pipindutin nyo lang, guys, no? O yun, no? Malakas din ang sirit niya. Este, malakas din pala ang buga niya. Pag-practice natin si Peppa Pig, no? Lagyan natin si Peppa Pig dito. Tingnan natin ang bangis ng missile na ito. Okay, Peppa Pig, magdasal ka na. Zoom in natin si Peppa Pig, ano? Pasensya na po sa mga member ng PETA. Wala po tayong masamang intention. Okay, 1, 2, and 3. Okay, mga kaibigan. Sapul na sapul si Peppa Pig. Mukhang may panlechon na sina Star-Lord. So medyo yon, impressive din yung kanyang flick missile action. Ah, so sulit na tayo dyan. So ngayon, pakita na natin yung pinaka creme de la creme, ika nga. Kumbaga, dito napunta lahat ng sweldo ko. Meron siyang lights and sounds na function. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi nagsama ng baterya ang Hasbro sa laruan na to, no? So wala eh, ganun talaga eh. Baka may mga dahilan sila na baka masira yung, alam mo na, yung nagko-corrode. Pero yun nga, again, dahil tayo mga Pilipino eh medyo mautak, eh kadalasan nagnanakaw tayo ng baterya sa mga remote control ng TV. So yun, kayong mga bata, no? Siyempre ganyan yan eh. Nung mga bata rin ako, ninanakaw ko sa mga remote control na TV, tapos yung mga AirPods ko magagalit. Parang, oh bakit hindi gumagana to? So nangyari, naipilitan silang bumili ng bagong baterya. So yun, pero mga kids, no? Yung gagawin yun, masama yun, tsaka mag-aral kayong mabuti. So dahil hindi ko kayo titipirin ngayong araw, isasakripisyo ko ang aking personal na kaligayahan sa panood ng TV at kukunin ko ang mga bateryang ito. Ayan, okay. Ilalagay natin siya sa Milano. Kailangan na naman ng adult supervision nito. Kailangan kasi siyang buksan sa pamamagitan ng screwdriver. So medyo may pagka-sadista rin ng Hasbro pagdating sa kaligayahan ng mga bata, no? Talagang bibitinin sila eh. Okay, so ilalagay natin to. At syempre sa pamamagitan na naman ng editing, no? Hindi nyo na makikita yung hassle ng paglalagay. Okay, say 1, 2, 3. Whoop, whoop. Okay guys, yan. Kung alam nyo lang, naghanap ako ng tools dito sa bahay para buksan yung ilalim. Pero sulit, nalagay ko na po yung battery sa loob. Ngayon, pakinggan natin yung kanyang lights and sounds action. Okay. Para mapagana yun, maitim na buton dito sa likod. Ayan. Para magawa natin ang lights and sounds action. Ayan. So, simulan natin, guys. No? Pindutin natin. Ayan. Pindutin. Ayan. Wow. Umilaw siya, no? Yung letter Y niya sa harap, umilaw. Tapos yung unang tunog niya, parang may spaceship na lumipad, di ba? Ang galing, galing. Pindutin ulit natin. Yun. Parang Armalite yun, ah. Pero di ba, wala na bang Armalite ang spaceship dun. So, parang medyo weird yun. Pero anyway, pindutin ulit natin, guys. Yun, no? Ayun, medyo parang ano rin, nagre-rev din yung engine ng Milano. So, kung titingnan nyo, no, ang spaceship na to ay may mga 80s reference din. So, una, nakapangalan siya kay Alisa Milano. At kung makikita nyo yung harap, parang meron siyang familiar na ano eh, na nire-resemble sa isang pelikula ng 80s, yung flux capacitor ng DeLorean, di ba? Ewan ko kung tama, pero, yan, no? Baliktarin mo lang siya. Alam ko parang, ay, ganito yata yun talaga. O, yun, di ba? So, yun. Tanging mga tito lang gets nun. So, yung mga bata magtataka. Ano yung flux capacitor? Tanungin nyo na lang yung mga tito nyo. So, kung mapansin nyo, guys, no, maraming 80s reference tong Guardians of the Galaxy na Milano Starship na to, no? Unang-una, yun nga, tulad na sinabi ko kanina, pinangalan siya kay Alisa Milano. At yung Starship,
eh yung kumanta ng 80s hit na Nothing's Gonna Stop Us Now. Okay. Ngayon, yung mga bata, hindi lang magigets yun, no? So, kukusay, tanongin nyo lang yung mga tito tsaka tita nyo. Ayan, alam nila yan. Okay. And check natin yung Milano, no? Daming pakpak niya. Daming pack. Kailangan sa space para makalipad. Yun. Sobrang highly detailed siya, guys. Ayan, sulit ang pera. Okay, no? So, ang verdict ko dito sa Starship Milano na ito, sobrang natuwa ako sa kanya, guys. Highly recommended siya. Lalo na kung nagustuhan niyo yung Guardians of the Galaxy na pelikula. Okay siya sa collection, no? Maganda yung quality ng laruan. Medyo bad trip lang kasi ang hirap ilagay ng mga stickers, again. Sobrang dami at sobrang liit, guys. Kung makikita nyo, mas maliit pa yan sa Nunal. medyo hassle lang. Pero hindi, sulit yung saya, eh. Pag nabuo mo siya. Actually, nung nabuo ko to kanina, mukha akong engot. Pinapalipad-lipad ko lang siya sa bahay. Wala. Bakit? Eh, kaya naman talaga tayo mobile laruan para laruin. Anyway, sa toy store, nagkakahalaga siya ngayon ng, okay, mga 1,000 pesos. Siguro yung presyo na yun, mga 2 yellow cab pizza din yun. At is ito, hindi napapanis. Sa mga Marvel Universe collectors, again, scale conscious ako, no? Sa pagkakataong to, parang wapakels naman ako na wala siya scale. Although yung mga yung mga Marvel Universe collectors, sana naglabas na lang sila ng mas malaking version, yung tipong kasya yung 4. Pero kasi mahirap din laruin, eh. Kasi feeling ko kung maglalabas sila ng full scale size na Milano sa Marvel Universe, sobrang laki niya. Kasi kung imagine niyo, ito yung 2 inches na Star-Lord, no? Eh yun, 3 inches. Imagine nyo lang, palakihin nyo. So parang hindi rin siya playable, kumbaga. Tsaka syempre, ang Hasbro naman, target nila yung mga batang mga spoiled, tsaka yung mga katulad kong mga single, tsaka walang magawa sa buhay, hindi nga naman practical kung sobrang laki. Okay, there you have it, guys. At dyan nagtatapos ang ating review ng Starship Milano. Sana nagustuhan nyo ang ating toy review at abangan nyo yung mga sunod pa nating mga toy review. Ayan, parang inulit ko lang yung sinabi ko. Okay, guys, hanggang sa muli. Tulit ang inyong Tito Japoskee nagsasabing, take care of your toys and they will take care of you. Yan, okay. Hanggang sa muli, guys. Bye-bye.